Nag-file na ba kayo ng income tax? Sino ang mga nagbayad ng balance, tax balance? Taas ang kamay. So sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano kayo hindi magbabayad ng tax at makakakuha pa ng tax refund. Araw ko sa inyong lahat. Welcome to Heart TV. Kumusta po kayong lahat? Mapay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ngayon, lakad-lakad tayo kasama si Toby. So, paano nga pala kayo hindi magbabayad ng tax at makakakuha pa ng tax refund? Yan ang topic natin ngayong araw na to. So sa pagbabayad ng tax, automatic po 'yan na kinakaltas sa income nyo po kung nagwo-work po kayo. Ngayon po pagka part-timer po, minsan hindi nila binibigay yung tax sa inyo, no? Ay hindi na kinakaltas yung tax. So part-time po, minsan hindi na kinakaltas ng employer niyo yung tax, so kayo yung magpapayin ng tax. Pagka naman po sa company nga po, yun, kakaltasan nila sa inyo, automatic na. Ngayon po, minsan pag nag-file tayo ng tax, saan pagka nagtataka tayo, nagbabayad tayo, no? Kahit na kinaltasan na tayo ng employer natin. Kasi po minsan, hindi po fully tax yung income na kinakaltas sa inyo. So may parang counting porsyento na hindi pa na itatax dun sa income nyo. Kaya kadalasan, kung malaki po yung income nyo, eh nagbabayad pa po kayo ng tax. Ako pala, no, ang papapayal ng tax po ay mag-iumpisa mula second week o third week ng February hanggang April 30. So last day po ay April 30. So pagka lumampas na po kayo ng April 30, everyday po may interest kayong babayaran kung hindi po kayo nag-file ng tax. Tapos po, ang ipa-file niyo na tax ay yung kung ngayon po ay 2023, yung tax year po ay 2022. So mula January hanggang December 2022 po, katapusan. So kung ngayon nandito na at nagwo-work ng 2022, kahit po mga ilang linggo lang ng December, kailangan nyo po mag-file ng income nyo po. Ngayon po, pagka nandito na ang partner nyo, kailangan, o ng misis nyo po, kailangan na po nilang mag-file ng income tax kahit wala po silang income. So ang ilalagay nyo doon, zero sa pagpapayal nyo po ng income tax. Kasi po, pag hindi nyo po nilagay, o hindi po kayo nag-file, pareho, hindi po makukompute yung benefits ng anak nyo po. At madidelay po yun. Okay lang po, huwag kayong mag-worry kung madelay, ibibigay naman po nila yun. Retroactive po, lump sum. Ngayon, nung ako po yung nandito lang, wala pa akong binabayarang tax na extra. Nung nadagdagan lang po nung dumating na si Mrs. tapos nag-work na siya, yun, doon na nag-umpisa na kailangan namin magbayad ng tax balance namin every time na magpa-file kami ng income tax. Wala na ako nakukuha ng tax refund. Doon ko na nga po ipapasok yung yung ginagawa namin ngayon. At mga ilang taon na rin po
mula po nung ginawa namin to, hindi na kami nagbabayad ng tax. Canada pa nagbabayad ng income tax na, Canada pa po ang nagbabayad o nagbibigay sa amin ng pera taon-taon. Kaya napakahalaga po ng pakikipagkaibigan natin sa mga ka-workmate natin dito. Kasi sila po yung mga nauna sa atin. Sila yung may alam po dito sa palakaran dito sa Canada. Hindi ko nga alam tong paraan na to para hindi ako magbayad ng tax lagi. Tsaka Canada pa magbabayad, di ba? So ito nga po yung RRSP. Yung RRSP o yung Registered Retirement Savings Plan. So ano po ito? Ito po yung parang SSS sa atin. So maghuhulog ka dyan. Tapos every year na magpapile ka ng income tax, i-declare mo siya as a tax deduction. Meron yan pong box, sa box po dun sa income tax filing. Yun yung po ilalagay kung magkano yung kinontribute nyo sa taon na yun. Nabawa, ngayon 2022 na tax filing. So mula March 1, 2022 hanggang March 1, 2023, pwede kayong mag-contribute sa RRSP. So mula po nun, hindi na kami nagbabayad ng tax o yung tax balance. Wala kaming tax balance. Lagi na lang tax refund. Meaning, ang Canada pa po ang nagbabayad sa amin. Binibigyan kami ng pera ni Canada. Isahan namin ni Mrs. Tig 100 kami every month. So, pag kinalkula mo po yun, pumapatak na ang contribution namin every year ay nasa 2-4. Kasi sa isang taon ay 12 months, no? Tag 100 kami. So 1-2-1-2. So 2-4. Ang nakukuha namin po ay halos kalahati ng kinontribute namin na RRSP. Maabot ng 1K pataas yung binibigay ng Canada taon-taon. Hindi pa kami nagbayad ng tax. Meron pa kaming naipon para sa retirement namin na 2,400 para sa taon na yon. Tapos, binigyan pa kami ng Canada ng around 1K to 1.4 every year. Isipin po natin, malaking pera po, no? Pero po malaking bagay po para hindi tayo magbayad pa ng tax. Kinakaltasan na nga tayo, tapos magbabayad pa tayo, di ba? At least po yun, inisip namin, in-automatic namin, para kinonsider na namin siyang expenses namin buwan-buwan. Na gayon po, may naitatabi kami para sa retirement. At the same time, hindi kami nagbabayad pa ng tax. Di ba po? So, ang gawin nyo po, punta kayo sa banko. Tapos, ipa-automate nyo na po. At gawin nyo po, sabihin nyo sa kanila na ilalagay nyo po sa investment. Para po, kumikita rin yung RRSP nyo. Polo, sana may dulot na magandang bagay po yung vlog natin ngayon. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Like at i-share rin po yung ating vlog. Para mas marami po, tayong i-share sa mga kababayan natin. Hanggang sa muli po. God bless.